ang mabuting balita para sa araw na ito. Isang mabiyaya at puno ng pag-asang araw ng Lunes, mga ginigiliw kong kapanalig. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pasalamatan natin ang Diyos na buhay sa patuloy niyang pagkikipaglakbay sa atin. Sino ba ang may masigit na pananagutan sa Diyos sa araw ng paghuhukom? Ang mga mangaral ba ng salita ng Diyos o ang mga nakakapakinig sa aral ng salita ng Diyos? Bago po natin sagutin ang mga tanong na ito, humugot muna tayo ng inspirasyon sa mabuting balita mula kay San Mateo, Kabanata 23, Talata 13 hanggang 22. Sinabi ni Jesus, "Kaya kawawa kayo, mga guro ng batas at mga pariseo, kayong mga mapagkunwari, isinara ninyo ang kaharian ng langit sa harap ng mga tao. Hindi kayo pumasok at hindi rin ninyo pinapasok ang mga makapapasok. Kawawa kayo, mga guro ng batas at mga pariseo, kayong mga mapagkunwari. Nililibot ninyo ang dagat at lupa para maghanap ng isang bagong tagapaniwala at pagkapaniwala niya, ginagawa ninyo siyang anak ng impyerno na mas masahol pa sa inyo. Kawawa kayong mga bulag na taga-akay. Sinasabi ninyong walang bisa kung sa templo nanunumpa, subalit may bisa kung sa ginto ng templo. Mga bulag at baliw, alin ba ang mas mahalaga, ang ginto sa templo o ang templong nagpapabanal sa gintong ito? Ang sabi ninyo'y walang bisa kung sa altar manunumpa, subalit may bisa kung sa handog na nasa altar. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang altar na nagpabanal sa handog? Ang manumpa sa ngalan ng altar ay dito at sa lahat ng narito nanunumpa. Ang sinumang sumumpa sa templo ay sumusumpa dito at sa Diyos na naninirahan sa templo. Ang sinumang manumpa sa ngalan ng langit ay sa trono ng Diyos at sa nakaupo rito nanunumpa." Pagpalang araw mga kapanalig. Sa Ebanghelyo ngayon, mababanaag ang napakalakas na paghihimutok ng kalooban ng ating Panginoong Jesus sa mga pariseo at mga eskriba. Bagamat sila sana ang maaasahan sa pangangaral ng tama at pagbibigay ng magandang halimbawa para sa mga kapwa Hebreyo, dahil sila ang may kahandaan at may kaalaman tungkol sa Diyos na nagpapala sa kanila araw-araw. Pero sila naman ang hindi nakakaunawa at hindi tumatanggap sa mga gustong iparating at ibahagi ng Panginoong Jesus sa kanilang lahi. Sobrang sarado na ang kanilang puso't isipan dahil sa pangkaraniwang pagtingin kay Jesus. Akala nila, tama ang mga ginagawa nila at malakas ang loob nilang umasta na sila ang may susi sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Mahal na Espiritu Santo, liwanagan mo kami ng wastong pangunawa sa mga turo at halimbawa ng aming Poong Jesus upang magawa namin araw-araw at matularan namin siya. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang sa hanay ng ating mga prioridad at pinagkakabalahan. Unahin natin lagi ang Diyos nang mapuspos tayo ng Kanyang banal na Espiritu na isabuhay ang turo ng Ebanghelyo. Inyong napakinggan ang mabuting balita para sa araw na ito. Hatid sa inyo ng Pauline's Radio.
Where is humanity heading? Toward what goal is it aiming? Humanity is like a great river flowing into eternity. Will it be saved? Will it be lost forever? Be a modern apostle and lead others towards heaven. The Daughters of St. Paul are missionary sisters serving the church through the media of social communications. For more information, write or call the Vocation Directress, Daughters of St. Paul, 2650 FB Harrison Street, 1300 Pasay City, with contact numbers 02551-7363 or 02831-1723 or text 0916-3676-605 with email address at vocfsp@paulines.ph. So the world may be one. We are the church and we are young. That's why we're there.